Ayan, hello guys, good evening. May love shout out sa lahat, lalo na sa mga kadama. Saan man kayo sa mundo guys, saan man sulo kayo ng daigdig. Mapa Western, Middle East, ayan, saan man kayo, Asian. Ayan, may love shout out sa inyo dyan lahat guys. Meron lang akong isi-share sa inyo guys. Ito yung mga recruiter noon, mga agent na nanghihikayat na mag-cross country guys. Ayun, meron, gusto ko lang mag-react sa mga sinasabi nito na hindi magaganda guys. Panoorin muna natin. Sana mag-comment din kayo guys kung anong mga lalo-lalo na sa mga OFW natin. Mag-comment din po kayo kung ano po, maganda ba 'tong mga sinasabi nito o hindi. Ayan, panoorin muna natin, guys. Hindi po 'yun. Ito po ha, pag kayo po ay nag-cross country, ang una niyo mong itatanong sa inyong agent, sigurado po ba na ako ay mabibigyan ng employment visa? Employment visa po or mabigyan ako ng ID? Ganun dapat. Hindi ang tinatanong niyo ay OWA, kaliwali. Nag-runaway ka dito, ipakita mo sa pulis ang OWA mo, pupunitin lang yung sa harapan mo, isampal pa yan sa'yo. Yung OWA ka nga, kabubuhan ninyo talaga. Bakit tinatanong niya yung OWA pag nandito ka sa ibang bansa? Hindi kaliwali yung OWA. Pag nahuli ka dito, run away ka, wala kang papel. Aba, may OWA ka nga, dumaan ka nga ng pidos lot, dumaan ka. Abay, run away ka naman dito sa Dubai, ay ambot, wala na. Nagyawa. Aba, ipakita niyo yung OWA nyo pag kayo ay nahuli dito ng pulis nang wala kayong papel. Sir, where's your ID? Ipakita mo kaagad. Sir, what is this? This is my OWA paper. What is OWA? This is sir from Philippines. What ko kuha? Sabihin pa ng police. What ko kuha? I need your ID. Sino your ID. Sino kuha? Kaliwali ko kuha. Nag-give na. Ayun guys, no? Ayan, napaka-foul na mga sinasabi nito guys, no? Sabihin kang kabubuhan lang yung OWA. Oh my goodness. Oh, shout out dyan sa kay Sir Arnel Ignacio. Ayan sir, oh. Nagsasalita sila ng hindi magaganda. Ayan, ano. Sana no guys, no, hindi naman talaga natin mapipigilan yan. Meron at meron talaga na magko-cross country. Pero, madam, sir, kung sino man kayo, ayan, ipaglalandakan nyo yung mga illegal nyong gawain. Tapos, magsasalita pa kayo ng hindi maganda sa ahensya ng ating gobyerno na kauna-unahang tumutulong sa mga OFW, lalo-lalo na yung mga distress na mga OFW na hindi pinapasahod, hindi pinapakain, binubugbog ng amo. Sino ba yung tatawagan? Sino bang unang tatawagan? Yung OWA po. Ayan, yung OWA. Kaya sana mag-isip kayo muna bago kayo magsalita, bago kayo magsabi ng mga kabubuhan. Sana himay-himayun yun muna kung tama po ba yung mga sasabihin nyo. Ayan, wala naman na tayong magagawa dyan. Kasi meron at meron talaga magkukross country, syempre, kasi baka doon sila maswerte, baka makakita sila ng mabait na amo. Kasi nga, nagiging ganyo kayo, nagbibigay kayo ng cash out, meron pa kayong pa-iPad, yung mga scheme nyo na yan. Ayan, wala na tayong magagawa dyan, hindi naman natin talaga mapipigilan lahat ng tao na gustong mag-cross country. Ako mismo, bala ko din mag-cross country dati guys. Dati pa yun nung nasa Qatar ako, meron akong nakikita yung parang maids.com, ayan. Pero hindi ko natuloy kasi natatakot nga ako. Kasi syempre, hindi mo rin pag minsan kasi, maganda din kasi na pakinggan mo yung sinasaloob mo. Kumbaga kapag na sinasabi ng puso mo na go, pero kapag kinakabahan ka, huwag nyo na pong ituloy. Ayan. Yun lang po, no. Sana huwag kayong magsasalita ng mga hindi magaganda sa ahensya ng ating gobyerno. Kasi unang-una po, kapag meron, ayan, masamang mangyari sa inyo dyan, kung saan man kayo, ayan, yung OWA po, yung unang-unang tutulong sa inyo, embassy, OWA, Polo, DMW, yan po yung mga
isa sa mga ahensya ng gobyerno na tutulong sa inyo. Sana huwag na lang kayong magsalita ng hindi magaganda. Kasi baka hindi nyo alam, ayan, pinapakinggan na kayo. Nire-record kung ano man yung pinagsasabi nyo. Ayan, ang point lang dito is illegal. Illegal. Bawal sa batas natin ang mag-cross country. Illegal kasi ang inaalaw lang sa Pilipinas yung permit, may mga permit na mga ahensya na magdi-deploy ng mga kasambahay, yung mga OFW, saan man sila gustong pumunta. Kaya po sana, huwag nyo nang ipagpumilit pa na legal ang illegal. Kasi hindi po mangyayari yun. Illegal is illegal. Yun lang po yung reaction ko dito sa mga to. Ang dami pa nito mga sinasabi na dinig ko. Lahat ng mga ahensya ng gobyerno. Isko lahat ng mga halos pinag-ano nila, binat-banata nila. Wala daw silang makukuha doon pag nag-ano. Pag tumanda kayo, naku, Diyos ko. Lalo ng SSS. Baka makikita yung PhilHealth. Kapag nagkasakit yung mama magulang nyo, pag nagkasakit yung kapatid mo, pag nagkasakit yung anak mo, PhilHealth ang sasagot sa'yo. Diba? Pag mag-SS ka, pag mag-senior ka na, may makukuha ka sa SS. Diba? Kaya huwag nyo pong sinasabi na walang silbi yung mga ganitong ano. Pag yung uwa ka, pag mag-full good ka na, lalo na pag na-distress OFW ka na, tulungan ka ng uwa, bibigyan ka ng pangkabuhayan ka. Hindi man gano'ng kalakihan, pero at least natulungan ka. Kaya huwag nyo pong sabihin na kabubuhan or kaliwali. Kasi hindi po maganda. Ayan, sana itong si Madam at itong kung sino man itong mga nagsasalita na ito, matuto kayo. Baka hindi nyo alam na nagpinag-aaralan na kayo ng gobyerno natin na malay nyo, makasuhan kayo kung ano man yung ano, kasi nga nakikita na illegal yung mga ginagawa ninyo. Ayan, sa mga gusto mag-cross country guys, ayan, mag-isip-isip po kayo ng 10,000 isip bago kayo umuo sa mga ino-offer ng mga agent na to na nagpapa-cross country.